Hi, so today pag-usapan natin kung ready na ba kayo mag-freelance physically, mentally, and financially. So marami tayong nababasa na pag-shift ng mindset and marami na tayong napanood na videos dito as resources dito sa group kung paano mag-start. Pero hindi pa natin na di-discuss kung paano natin malalaman kung ready na ba tayo to be a freelancer and kung ano yung mga dapat nating i-ready and i-expect as a freelancer. So, sa video na to, pag-uusapan natin yung tatlong main categories na physically, mentally, and financially. Kailangan ready kayo dun sa tatlong yon bago kayo pumasok sa freelancing. Kwento ko lang, hindi ako ready sa tatlong yon nung pumasok ako sa freelancing. Bigla na lang ako ng jump. So, alam naman na ninyo yung kwento ko, diba, kung paano ako nag-start. So, yun, huwag niyo akong gayahin. Don't be like me. So, ayun. So, pag-usapan natin yung mga kailangan nating i-ready para makapasok sa freelancing. So, una, physical. So, kailangan ready kayo sa physical changes ng yung lifestyle. So, unang-una is yung sleep pattern. So, mag-iiba yan. Lalo kung yung client mo gusto kasabay mo siya mag-work. So, may mga clients na gusto kasabay mo siya mag-work. Kunwari, US client, tapos baliktad yung araw natin. May mga clients na gusto dun ka mag-work. Pero may mga clients, katulad nung client kong taga-US nun na kahit na umaga ako mag-work sa akin, tapos tulog sila, okay lang. So, hanapin nyo rin yung client na swak sa inyo. Pero, to start, be ready na mag-change yung sleep pattern nyo kasi syempre hahanapin nyo kung saan kayo nasa mood gumawa. Tapos, doon kayo mag-work, diba? Yung routines natin. Tapos, number two, stress. So, hindi naman mawawala to kahit anong work, eh, diba? So, pero, for me, double stress ang freelancing. Kasi nasa bahay ka. So, nakikita mo lahat na nangyayari sa bahay mo. Plus, nasi-stress ka pa sa work mo. Like, ang dami nangyayari sa bahay. Wala na akong oras kumuha ng trabaho ko. Ganun-ganun. So, unlike sa office, kapag nasa office ka, office lang, office work lang talaga yung fino-focus mo. Wala kang alam kung ano nangyayari sa bahay. Hindi ka masi-stress. Ganun. So, yun. Be ready for stress, physically. Tapos, pangatlo is yung workplace and tools. So, you have to be ready kasi hindi pwedeng yung workplace mo is nasa kwarto, sa kama, sa dining, sa sala. So, syempre pwede yun as a start. Pero, parang to train na rin your children, lalo yung mga may babies, dapat meron kang area of work na pag nakita nilang nandun ka, hindi ka na nila gaguluhin. So, yung anak ko, 6 years old na siya, magsa-7 na siya, tapos nag-start ako, buntis ako sa kanya. No, 1 to 3 months. Basta nasa first trimester ako nag-start ng freelancing. So, simula nung pinanganak siya hanggang nung lumalaki siya, alam niya na pag nakaupo ako sa computer, working ako at hindi ako i-disturb. So, syempre with the help of tatay niya. Tatay? Kala mo hindi asawa. So, with the help ng tatay niya, meron kaming mga ginawang routines na alam niya na hindi talaga i-disturb ang nagwo-work. So, nandun na rin yung pagtuturo mo sa anak mo ng disiplina at ng respeto sa boundaries ng ibang tao. So, hindi ka masamang nanay kung tuturuan mo siyang irespeto yung work time mo. So, para sa kanya rin naman yun, para kumita ka, di ba? So, hindi kasi healthy yung nag-work ka. Oo, maganda tingnan, nag-work ka, kasama mo yung anak mo, pero forever, ganon, forever, mawawala ng boundary yung anak mo. Like, for example, nasa client meeting ka, tapos gusto niya makipaglaro, wala siyang boundary, hindi mo siya tinuruan eh. So, pwede kanyang guluhin. So, start them young, habang maaga, simulan niyo sila ng boundary. So, yun, hindi naman masama magkaroon ng boundary, and hindi ka masamang nanay kung tinuturuan mo siya ng disiplinang ganon. So, yeah, like, kasi kung hindi mo siya turuan, wala siyang boundary, and hindi siya matuturo mag-respeto ng time mo, ikaw rin masi-stress dun sa clients. So, yun. Next natin is mentally. So, ready ka ba mentally? So, unang-una nating factor dito is yung work-life balance. So, yun nga yung katulad ng sinabi ko kanina. Maraming nakikita mo lahat na nangyayari sa bahay. And
ikaw lang nakakaintindi ng trabaho mo. Like, yung mga tao dyan sa bahay, hindi nila alam yung nangyayari sa trabaho mo. So, doble na agad yung load mo agad sa utak mo nun. Tapos, syempre, kailangan may labas din kayo ng family mo. Ganon. So, kailangan i-ready mo yung sarili mo na magkaroon pa rin ng work-life balance kahit freelancer ka na. So, yun. Lack of support. So, marami yan. Marami yan. Kahit ang tagal-tagal na nila freelancer, hindi pa rin sila sinusuportahan ng family nila. Or, kunwari, nagpapatulong. Kunwari, madalas to sa mga misis, gusto nila mag-freelance. Pero, yung mga asawa nila, hindi supportive. So, for me, kailangan dun mag-start. Kailangan open ang communication yun. I-explain yun ng mabuti sa kanya yung mangyayari. Kasi kami nung asawa ko, pareho naming naiintindihan. So, pag work time ko, siya talaga lahat. Pati chores, pati laba, wala kaming, walang parang sexism din. Sexism? So, walang ano dyan. walang ego. Walang nag-ano ng ego na lalaki ako, hindi ako dapat nagaganto. Babae, dapat nagaganyan, ganyan. So, walang ano, talagang tulungan kung ano yung goal nyo. So, you have to make sure kayong mag-asawa ang may goal. Yung mga ibang kasama nyo sa bahay, mga kapitbahay, okay lang, hindi agree yan. Basta yung asawa mo muna yung unang agree dapat sa'yo. Kasi siya yung unang magsistep up to help you eh. So, yun, you have to be ready for lack of support. Usually, nagsisimula yan sa pamilya. So, maraming hindi magsusuporta sa'yo sa pamilya mo. Pero you just continue, tapos eventually pag nakita nilang okay ka, maintindihan din nila na okay ka. Hindi man nila maintindihan sa na tuluyan yung work mo, alam nila na okay ka. So, yan. Next is yung judgment. Lalo sa kapitbahay, meron at meron yan. So, nakikita nila, hindi ka naman lumalabas ng bahay, pero may pera ka. Every weekend, lumalabas kayo. So, ay, isipin niya, nag-online ka or, I mean, nag-online ka taga, pero isipin niya, may ka-chat ka, ganun. So, yun kasi yung mga alam ng ibang tao. So, be ready for judgment and you have to train your mind na huwag pumatol sa lahat ng judgment. Choose your battle lang. Huwag lahat pinapatulan. So, ako, hindi ako pumapatol sa mga ganun. Pero once na yung family ko na yung affected and or yung group ko yung affected, yung freelancing with the heart, pag affected yun or yung naka-question yung advocacy ko, doon ako pumapatol. Pero yung mga ibang judgment na hindi naman dapat patulan, huwag yun ang patulan for the sake of your healthy mental state. Ayun, so, yun. So, be ready for work-life balance, lack of support, and judgment. As a freelancer, nandiyan talaga yan. So lastly is yung financial. You have to be financially ready. Laging sinasabi yan ng ano, laging sinasabi ng mga ibang tao na you have to have 6 months worth of savings before you start freelancing. But hindi ako agree. Kasi I came from a family na hindi ko naranasan magkaroon ng savings. Kasi lahat ubos sa bills, sa medicine. Like yung kuya ko, kaka-transplant lang niya noong September. Pero 8 years siyang nagda-dialysis. So medicine, ganyan, ganyan. So, yung parents ko retired. So, sa part din ni partner, ganun din. So, ano, hindi namin naranasan na magkaroon ng malaking savings bago mag-start ng freelancing. But ideally, tama yung sinasabi nila na magkaroon ka ng 6 months. But if hindi mo kaya, hindi yan hindrance. Hindi naman tayong lahat kaya natin magkaroon ng savings na ganun eh. So, pwedeng hindi, pwedeng wala kang savings, but you have to be ready dun sa mga consequences. And, you have to have a backup plan. Ayun. So, sa freelancing kasi, feast and famine. So, may times na, lalo pag nagsisimula, may times na malaking yung sweldo mo, may times na maliit. So, eventually, ang goal naman natin is, eventually as a freelancer, wala ka ng 0 months and wala ka ng famine. Feast na lahat and nag-vary na lang pataas. So, yun yung goal mo. But,
as a starting freelancer, talagang up and down yung mga sweldo mo. You have to be ready. Kung nagtatrabaho yung asawa mo, you have to tell him na minsan ganito, minsan ganito. Kailangan alam niya, and kailangan alam niya mag-adjust kung maliit yung sweldo mo or ganon. So again, bumabalik dun sa kailangan at least yung asawa mo, kakampi mo. Ayan, so next is yung backup plan. Anong backup mo pag famine months? So yun nga, kausapin yung asawa, ganon. So, or habang nag-work ka, pag feast, huwag nyo ubusin, lagay mo dun sa savings mo para pag famine months may bubunutin kayo. Just as long ay ano lang, hanggang lang magkaroon ka ng stable na hindi ka na nagfa-famine, 'di ba? So onting sacrifice lang, you have to be ready for that. Lalo kung wala kang 6 months of savings sa simula. So again, sinasabi ko posible. Don't let that stop you. Kung wala kang savings tas gusto mo mag-start, okay lang. Pero you have to be ready with the, for the consequences. Ayun. So next is side hustle. So tulad ng sinasabi ko, hindi pwedeng lahat ng pera mo galing lang sa freelancing. So eventually you have to branch out. So hanap ka ng side hustle. So kunwari freelancer ka pero online seller ka, reseller ka, 'di ba? So freelancer ka pero nagtitinda ng barbecue sa labas. So yeah, ano lang, discard na lang tayo na para hindi lang tayo sobrang zero lagi. Or I mean, hindi lang sobrang freelancing lang yung pinagtutuunan mo ng pinag-aabangan mo ng pera. Kasi if freelancing lang tapos famine month mo, then madedehado kayo pagka walang sweldo, maliit na sweldo. So yun, as a starting freelancer na up and down pa yan, you have to be ready. Yun. So sana, ang gulo ko, no? Naintindihan nyo ba? So yun lang. So yun yung mga dapat nyo i-ready physically, mentally, and financially. So emotionally, kaya nyo na yun. Alam nyo na ano yung emotional ano inyo. So again, sinasabi ko dapat at least man lang yung partner nyo o yung asawa nyo is naiintindihan kayo. So kasi kung ikaw against everybody tapos hindi pa nila naiintindihan yung work mo, tapos stress ka pa sa work mo, so madaling mag-give up and madaling masiraan ng ulo. So yun, recruit mo muna yung asawa mo and you have to have proper communication. Kasi if hindi, and if hinihintay mo siyang tumulong tapos hindi tumutulong, ikaw lang yung masistress. So you have to have an open communication kung ano yung pinapasok mo and ano yung ina-expect mo na help from him. Kasi pwedeng hindi siya magkusa, hindi niya naintindihan eh, hindi naman niya alam na kailangan mo ng work ganyan. So I mean, hindi naman niya alam na kailangan mo ng focus time, or alam niyo yun, alam nila, pero unless you say so, minsan hindi alam ng ibang asawa. So I don't speak from experience dito kasi okay kami ng asawa ko and siya yung nagsuchores pag kailangan ko ng help. Pero I have a lot of friends na nanay na asawa, na yung asawa nila nag-work pero ayaw silang tulungan ng asawa nila. So pwedeng reason doon is hindi naiintindihan ng asawa nila yung pinapasok nila. Feeling ng asawa nila waste of time lang. So nasa sa inyo yun to make him realize na meron talagang mapupuntahan sa freelancing. So yun lang naman. Sana natulungan ko kayo to assess kung ready kayo physically, mentally, and financially.